no! I am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just. Ayan. So, ayan siya yung ABS. So, usually dapat kapag may problem yung Fortuner natin, may mga naka-indicate naman dyan na mga magbiblink na ilaw. So, kung nga ito naka-park. So, yan yung usually na lumalabas dapat dyan. Tsaka itong parang dilaw yung hindi pa nag-i-start yung sasakyan. Kailangan nag-i-start para mawala yan. Tapos, yung itong kulay pula na nagbiblink na to yung parang saan yata, sa seatbelt. So, ayan. Share ko sa inyo guys kung ano yung ABS na naka-indicate dyan. Tapos, kung magkano'ng aabutin nung pina-estimate namin sa kasa kung magkano papagawa. So, ipapakita ko din sa inyo guys. Share ko sa inyo ngayon yung nangyari sa Fortuner. Isang wire lang naman yung parang nangat-ngat ng daga. Ano ang magiging possible na mangyari kung wala tayong ABS sa ating mga sasakyan? Tapos nung sinush ko yung ABS or anti-lock braking system, ito yung kapag aalis tayo tapos ito yung nakatoka sa ating mga brakes para hindi siya mag-lock kung sakaling mangyari ang full stop. So ipapakita ko sa inyo kung saan part ng Fortuner yung may damage na nangat-ngat ng daga. So lubos na tayo. Isa lang natin. So dito siya guys, yung nandito siya sa gilid, ayan. So dito namamahay yung daga. Tapos ipapakita ko din sa inyo guys yung kung saan part. Bubuksan ko lang yung flash. Ayan, bubuksan ko lang. So di ko lang alam kung kita dito yung payan. Nakikita niya yung dito. Yung may parang ano siya, may naputol na wire dyan. Ayan, may naputol dyan na wire na possible na nangat-ngat ng daga dito. So yung problem ng Fortuner is nandito sa bandang right side. So ayan, nung chinek namin yung dito, yung makina, nakita namin na may mga ano nga, tinik ng isda. Ngayon, araw-araw na namin chinecheck para may iwasan na yung mga ganong insidente. So, pagpunta namin ng Toyota Marilao, tinanong ko kung bakit nag-blink yung parang ABS na icon sa dashboard. Tapos, sinadjust ng Toyota, pwede daw i-diagnose, pero kapag ka-diagnose daw yung Fortuner, tapos kumbaga parang may technical problem lang daw, kunwari basta na lang nag-blink kusa o kahit anong wala naman nangyari, wala naman daw charge yun. Pero kapag ka-diagnose yung Fortuner tapos may lumabas na hindi siya technical o error na kung ano lang, kumbaga may bayad siya, may charge yung sa Toyota. So pina-diagnose namin. Papakita ko din sa inyo kung magkano ang nagastos ko nung pagpunta namin. Tapos kung magkano din ang pagpagawa nung ABS. Tinanong namin sa Toyota kung sakop ba siya ng insurance. Sabi ng Toyota, hindi daw sakop ng insurance yung sa mga electrical. Yung sakop lang ng insurance ng Toyota is yung mga bangga, yung accident, tsaka yung mga kapag binaha. So yun lang daw yung sakop ng Toyota. So ito siya guys, yung replacement ng ABS sensor front. Bali sa right side yung may problem ng
makina yung ABS. So cost nung labor niya pag pinagawa namin sa Toyota, 2,240 parts. Bali in total lahat 12,877. Tapos ito yung ito yung pinadiagnose namin na may bayad na 2,800. Ayan. So ayan. So ano bang plano namin dito sa Fortuner? Sa ngayon, pwede pa naman siyang gamitin. Ilang buwan na kasi yung ABS namin dito na nakalagay. Wala namang problem about sa regarding dito sa ABS. Kasi ayos naman yung takbo niya. May irita ka lang kasi naka-indicate sa dashboard, makikita mo lagi na may ABS. May kapitbahay kami na same din na may lumabas na ABS icon sa dashboard niya. Ang kaso naman nun sa kanya, parang may ano lang, may madumi lang sa parts ng brake. So ganun ka sensitive yung mga ano natin, sensor sa brakes. So yung case ko naman daw kasi very minor lang naman. So iniisip pa namin mga kung kailan namin ipapagawa to sa Toyota Marilao. Kapag pinagawa namin to sa labas, mavo-void yung warranty nung sasakyan. Sayang naman yung Toyota warranty na 3 years. Pero yung insurance namin na binayaran, expired na rin yung insurance to. Na, paano ba natin may iwasan yung pamamahay ng daga? Sa akin kasi, dapat lagi nating chine-check araw-araw, binubuksan. Tsaka dapat lagi nating ini-start kahit hindi natin nagamit kasi may possible na madrain yung mga battery natin. Lagi natin binubuksan yung hood kung madumi ba. Mahirap yung pamamahayan ng daga yung loob ng hood nyo dito sa may makina. So sobrang daming pwedeng masira kapag pinamahayan. So sa amin kasi hindi kami gumamit nung panlaso ng daga kasi nga nung gumamit kami ng panlaso ng daga, nalaso naman yung daga pero ano siya, di namin makita yung daga kasi mabaho, kasi namatay nga kung saan. So hindi rin naging solusyon yung ano sa amin yung paglalaso ng daga. Tapos hindi rin kami gumamit nung parang may sinasaksak tapos mamatay. Ang solusyon namin para mawala yung daga dito sa amin, para hindi na pamahayan yung makina, is kumuha yung papa ko ng pusa sa labas tapos inalagaan dito sa amin. Ngayon wala na yung daga sa amin dito, tapos phase out na yung daga dito sa amin. So yun na nga, naging solusyon namin yung may alaga kaming pusa dito kasi nuhuli niya yung mga daga dito sa amin. So nawala na yung mga daga dito sa amin. Di katulad nun dati na harap-harapan, nilalakaran ka lang tapos pumupunta sa paa mo. Dati ganun yung ano namin.